pinagyayabang mo pa ang tinolang manok mo? My God, Allison! Halos binuhos mo na lahat ng asin. Napanguso naman ako. Konti lang nga ang nilagay ko. Saka hindi naman maalat ah. Panay naman ang tikim ko ng sabaw. Really? Eh bakit konti na lang ang asin sa garapon? Tinaas pa niya ang garapon at pinakita sa akin. Malay ko, basta konti lang nilagay ko. Ubusin mo yan, next time huwag ka na magluto. Agad itong tumalikod pero mabilis kong hinawakan ang kanyang kamay. Para sa'yo nga to eh, nag-effort pa naman ako na ipagluto kita. Inis na nagpapadyak pa ako sa kanyang harapan. Iahalid na kita sa inyo. Ilagay mo lang dyan ang tinolang manok, mamaya ko nakakainin. Aniya at hinila ang kamay. Cody? What? Sasabihin ko ba kay mami yung nangyari sa atin? Nakakunot naman ang noo niya na nakatingin sa akin. Bakit mo naman sasabihin? For what? Malapit na kasal natin. Eh kasi sabi ni mami. Shit, Allison, hindi na tayo bata at hindi ka na bata. Inis na sigaw niya sa akin. Napairap naman ako. Bata pa kaya ako? Ikaw ang matanda. Iahatid na kita sa inyo. Kapag ganyan ka palagi, aatas na ako sa kasal natin. Nalalaki naman ang mga mata ko. Ano? Halika na, iahatid na kita. Sinundan ko na lang ito ng tingin palabas. Kinapa ko naman ang aking dibdib. Nasaktan talaga ako sa sinabi ni Cody na atras na ito sa aming kasal. May mali ba sa ginawa ko? Habang nasa biyahe, hindi ko ito iniimikan. Nasa labas ng bintana lang ako nakatingin. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Cody. I'm sorry, nabigla lang ako sa sinabi ko kanina. Hindi pa rin ako umiimik, nagtatampo talaga ako dito. Allison, bakit? Galit ka ba sa akin? Hindi, pagod lang ako. Mahinang saad ko naman. Bukas, sumama ka sa akin, may pupuntahan tayong birthday. Birthday Nino, bunsong anak ng kaibigan kong si Dex Gamboa. Matamis naman akong ngumiti. Sige, magpapaalam ako kay mami mamaya. Okay, baka doon na rin tayo matutulog. Nasa Sorsogon sila nakatira. Medyo malayo-layo din ang biyahe. Aniya na nakatutok lang ang mga mata sa daan. Hindi naman nawala ang tamis ng ngiti ko sa aking mga labi. Madaling araw tayo aalis bukas. Pagdating namin sa bahay, agad din nagpaalam si Cody na aalis na ito. Ingat ka sa pagmamaneho. Pahabol na sigaw ko dito. Pagpasok ko sa loob ng bahay, dumiretso agad ako sa silid nila mami. Ma'am? Yes, baby. Nakangiting bungad sa akin ni mami. Ma'am, magpapaalam sana ako. Kung pwede po, sasama ko kay Cody tomorrow. Pupunta po kami sa Sorsogon. It's okay, mag-ingat kayo. Lumapit naman ako kay mami at niyakap ito ng mahigpit. Thank you, mami. Halos hindi na ako nakatulog sa sobrang excitement. Sino ba ang mag-aakala na isasama ako ni Cody? Alas tres pa lang ng madaling araw, gumayak na ako at inihanda ang mga dadalhin ko. Nandito na si Sir Cody, Ali, saad ni Manang. Sige po, lalabas na ako. Bitbit ang malaking bag ko, lumabas na ako ng silid. Hulang na lang maletang bitbitin mo, nakataas na kilay na saad niya sa akin. Konti pa nga ito eh, hirap na sagot ko rito, napapailing na lang ito na nakatingin sa akin. Kinuha naman niya ang gamit ko at nilagay ito sa backseat. Nag-enjoy naman ako sa gitna ng mahabang biyahe. Ang ganda ng tanawin na talaga namang napapalingon pa ako. Nakapunta ka na ba dito? Tanong ko kay Cody na seryoso lang ito na nagmamaneho. Many times? Many times? Ibig sabihin, pabalik-balik siya sa Sorsogon. Hindi kayo nandito ang girlfriend niya? Anong ginagawa mo sa Sorsogon? Nagdududang tanong ko rito. Saglit lang itong sumulyap sa akin. May business kami ni Dex. Lumiit naman ang mga mata ko. Sinungaling talagang Koreanong ito. Really? Baka may girlfriend ka dito. Di inasaad ko sa kanya. Tumigil ka sa kakaselos, Allison. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Kasi nagsisinungaling ka. At alam ko tinapon mong tinolang manok na niluto ko para sa'yo. Hindi ka pa rin ba naka-move on sa tinolang manok na yon? Hindi, kainis ka? Mangyak-ngyak na saad ko. Shit, ibabalik na ulit kita sa Manila. Sigaw niya ni kinatahimik ko naman. Hanggang nakarating na kami sa napakalaking bahay ng kaibigan niyang si Dex Gamboa. Hey bro, bati ng isang napakagwapong nilalang na paawang pang mga labi ko na nakatingin dito. Grabe, as in ang gwapo niya. Ang bibig mo, di nabulong sa akin ni Cody. Hi, nice to meet you. I'm Dex. Allison po, or Ali na lang po.
Napatingin naman ako sa napakagandang babae na may kalong na sobrang cute na baby girl. And this is my wife. Baby, si Ali pala. OMG, ang ganda mo po, Ate Mika. Kinikilig na saad ko rito. Bagay na bagay sila ni Kuya Dex. Hello, asawa ka ba ni Cody? Nakangiting tanong ni Ate Mika sa akin. Ha? Ano? Sabay tingin ko kay Cody. Naaalangan akong sabihin na fiancé ko to. Baka kasi tumanggi na naman ang Koreanong to. Actually, half Korean and America si Cody. Kung sobrang gwapo ni Kuya Dex, lalo na si Cody at Cedric. Kaya naman maraming babaeng nahuhumaling sa magkakapatid na si... Anak siya ng kaibigan ni Daddy, sinama ko lang siya dito. Sagot naman ni Cody na umisbig naman ako. Ang ganda-ganda mo, Ali. Ilang taon ka na? Tanong ni Ate Mika. 23 po. Nakangiting sagot ko naman. Sumalyap naman ako sa fiancé ko. Nakataas lang ang kanyang kilay sa akin. Halina kayo, maya-maya start ng party ni Baby Ariel. Tuwang-tuwa naman ako sa triplets nila Kuya Dex at Ate Mika. Ang bunsong anak nila si Baby Ariel, sobrang ganda talaga niya at kamukha ni Ate Mika. Ang sarap tumira dito sa probinsya, panay ang langhap ko sa preskong hangin. Tumingin naman ako kay Cody, nakainuman ang mga kaibigan din nila ni Kuya Dex. Nakilala ko rin si Kuya Zeki na may konting crush lang naman ako dito. Basta mas gwapo si Kuya Zik sa lahat, ang ganda rin ng asawa niyang si Candy na kaidaran ko lang yata. Wow, ang dami chicken pala dito. Siguro sarap tinola nito. Sad ko na naman mangha pa. Lumapit naman ako sa inahin na may kasamang maraming sisiw. Ay, ang sobrang cute niyo naman. Natutuwang saad ko habang nakatuwad. Ineng, huwag mong hawakan yan. Baka sabungin ka. Saad nang alis sa akin habang abala ito sa paglalagay ng mga pagkain sa lamesa. Alison, sigaw naman sa akin ni Cody. Pasimple ko naman dinampot ang isang sisiw at tinago to sa akin damit, pero naamoy yata ng inahin na tinago kong kanyang anak. Nalalaki naman ang mga mata ko na parang sasabungin niya ako. Ah, Mami! Tili ko habang mabilis na tumakbo, papunta sa lamesa nila Cody. Nakanga naman ang mga bisita na nakatingin sa akin. Cody! Nagsisigaw na sad ko at pumunta sa tabi ng binata. Ginawa kong sisiw sa akin damit at nilagay sa loob ng damit ng binata. Huwag kang gumalaw, Cody. Baka mahalata ka ng inahin. Mihinang sad ko dito. Nakanganga naman nakatingin ang mga kaibigan ng fiancé ko. Alison, nanggigigil na sad niya sa akin na nakastedy lang ang katawan. Kinagat ko naman ang aking ibabang labi. O, umalis na siya. Pakawalan mo ng baby sisiw. Bulungkot yung muko dahil nahihiya din ako sa kanila. Natatakot kasi ako na tumingin sa mga mata niya. Alam kong galit to. Cody, dahan-dahan akong tumingin dito. Namumula naman ang buong mukha niya sa sobrang galit. Marami kaming alagang manok. If you want Ali, pwede ka magdala pa uwi. Nakangiting saad ni Kuya Dex. Really po? Masarap po sigurong gawing tinola. Bigla namang nasamid si Cody dahil sa sinabi ko. Hey bro, napalingon naman kami sa bagong dating na bisita. Nalalaki naman ang mga mata ko na nakatitig sa lalaking nakangisi at tumagal ang tingin sa akin. Hey Mike, bati ni Kuya Zeke. Pero hindi niya pinapansin si Kuya Zik sa halip ay seryosong kanyang mukha na nakatitig pa rin sa akin. Nagulat pa ako nang pinulupot ni Cody ang kanyang kamay sa aking bewang. Hi Alison, nice to see you again. Saad ni Mike Gamboa sa akin. Hindi ko talaga naisip na magkapatid sila ni Kuya Dex. Magkakilala kayo? Tanong ni Kuya Dex. I am her professor and also an ex-boyfriend. Nalalaki naman ang mga mata ko. Napatingin ako bigla kay Cody. Nakakunot naman ang noo ni Cody na nakatitig kay Mike. By the way, Ali, namiss kong tinolang manok mo. Sumilay ang pilong ngiti ni Mike. Hinila lalo ako ni Cody palapit sa kanya. Akala ko ba ako lang ang nakatikim sa tinolang manok mo? Di natanong niya. Ano kasi? Bro, bilhin ko lahat ng native mong manok. Magpapaluto ako ng tinolang manok kay Allison. Ang sarap kasi niya magluto ng tinola. Do naging favorite ko na to. Sad ni Cody na nakaawang naman ang aking bibig. Favorite na niya ang tinolang manok ko? Favorite ko na rin ang tinolang tahong mo. Bulong niya sa akin na umingit naman ang buong mukha ko. Bakit nakatulala ka? Tanong ni Rika sa akin. Rika? What? Natatawang sagot naman ang best friend ko. May nangyari na sa amin ni Cody. Nagtalik na kami. Kagat labing sad ko dito. Nalalaki naman ang mga mata ni Rika. Really? Kailan lang? Nung pumunta ako sa kondo niya, daniyaya niya ako magtalik. Nakanguso naman si Rika. Bakit pumayag ka? Meaning gusto mo rin? Asar ni Rika sa akin.
Malapit na naman ang wedding namin. Ubod-tamis na nginitian ko to. Nakasimangot naman si Rika sa akin. Patay na patay ka talaga kay Kuya Cody. Napangisi na lang ako. Maghapon na parang lutang ako sa aming graduation pictorial. Next week, graduation na namin. Excited na rin ako magturo. Pero mas excited ako na ikasal kay Cody. Masaya ako dahil natupad ko ng pangarap ko. Yes, ilang taon na ginugol ko sa pag-aaral at magiging ganap na rin ako na Mrs. C. Nagpaalam na rin sa akin si Rika na uuwi ito ng maaga. Ako naman, dumiretso ako umuwi sa kondo ni Cody. Alam ko naman ang password ng kondo niya kaya walang problema na nakapasok ako. Nagbihis muna ako ng damit na kinuha ko pa sa closet ng fiancé ko. Ang white t-shirt ni Cody ay umabot to sa kalahati ng hita ko. Pumunta agad ako sa kusina at madali ang nagsaing sa rice cooker. Kinuha ko na rin sa freezer ang karneng lulutuin ko dahil wala akong maisip na recipe na pag-isipan ko manood sa online cooking. Naghanap muna ako ng ingredients na pwedeng ilahok sa karne. Lumipas ang isang oras, wala pa rin ako mahanap na recipe. Kainis, mahinang sad ko habang nagpapapadyak. Maya-maya panigurado nandito na si Cody. Saglit muna akong tumawag sa mansyon at nagpaalam na gagabihin akong uuwi. Wala kasi ang parents ko, bumalik ang mga ito sa Britain at next week uuwi ito para sa graduation ko. Nakialam ka na naman dyan, ani ni Cody na bigla lang sumulpot sa aking likuran ni hindi ko man lang ito naramdaman na nakapasok sa kusina. Hi, sad ko tinalikan ito sa labi. Seryoso lang ang mukha ng Koreanong tukmol. Alam ko naman na wala itong tiwala sa akin pagdating sa pagluluto. Cody, tawag ko naman habang pinapanood itong naguhubad ng long sleeve niya. What? Nasaan ang mga chika na binili mo galing kay Kuya Dex? Binigay ko sa mga katulong. Ani yan na nagsimula itong ginagayat ang karne. Ay, bakit mo binigay? Di ba magluluto ako ng tinola? Inis na saad ko rito. Tumingin ito sa akin na nakataas pang isang kilay. Kontento na ako sa tinolang tahong. Ani yan na kininitan pa ako. Kainis kang Koreano ka? Pasabi-sabi ka pa na paborito mong tinolang manok ko. Mahina naman itong napatawa. Sa inis ko, iniwan ko to sa kusina at nanood na lang ng TV. Nawili naman ako sa palabas kaya hindi ko na malaya ng oras. Maya-maya lang tinawag na rin ako ni Cody na kumain na kami. Talagang napamangha pa ako sa galing niya magluto at sobrang sarap pa. Una mo dapat matutunan ay ang pagluluto. Ani yan na nakatingin sa akin na abala naman ako kakanguya. Marunong naman ako magluto. Saka don't worry, kapag kasal na tayo, mag-aaral ako sa pagluluto. Malapad ang iting sad ko rito. Bahala ka. Pwede ba bawas-bawasan ang pagkaisip bata? Naiiritang saad niya. Masama ko naman itong tiningnan. Anong isip bata? Uwi ka pa ba? Tanong ni Cody sa akin. Yes, dala ko naman ang kotse ko. Tamad na sagot ko rito. Huwag ka na umuwi, dito ka na lang matulog. Ani at sabay iwas ng tingin. Pasimple naman ako ngumiti. Sige, mahal ko. Nauna na umakyat si Cody at ako naman naguhugas ng pinagkainan namin. Napangiti naman ako habang naguhugas ng plato. Pakiramdam ko lang, mahal na ako ni Cody. Of course, mahal na mahal ko rin siya. Basta kapag mag-asawa na kami, ibibigay kong lahat para maging maayos ang aming pagsasama. After kong maghugas ng plato, umakyat na rin ako sa silid ng fiancé ko. May baon ka bang damit? Tanong niya na nakabihis na ito. Nakakunot naman ang noo ko na nakatingin dito. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ko. Pupunta tayo sa bahay nila Casper, birthday niya. Really? Sayang naman, nakakain na tayo ng hapunan. May damit ako sa kotse. Sige na, magbihis ka. Biglaan din tumawag ang kaibigan ko. Ngumiti naman ako at lumabas. Kinuha ko mga damit ko sa kotse. Maligo lang ako, sad ko kay Cody at dali-daling nag-shower. Ang tagal mo talaga, inis na sad niya sa akin. Nakanguso naman ako habang sinusuot ang aking damit. Shit, palitan mo nga yan, Allison. Lagi na lang kita ang kuyukot mo. Gusto ko to eh. Masama ko tong tingnan. Wala rin itong nagawa para magpalit ako. Isang maiksing skirt ang suot ko at crop top na damit. Kapag mag-asawa na tayo, bawal ka lang magsuot ng ganyan damit, okay? Oo na. Hindi naman malayong bahay ng kaibigan ni Cody na si Casper Hamilton. Diyos me, akala ko mahihigit pa kay Kuya Zeke sa kagupuhan. Hindi pala, si Casper Hamilton, grabe, ang gwapo niya sobra. Pero namamangha talaga ako kay Kuya Jobert. Ang ganda ng kulay berde niya mga mata. Sobrang gwapo talaga. Si Kuya Bricks, kulay asul naman ang kulay ng mga mata niya at hindi na magpapatalo sa kagupuhan. Si Kuya Damian, kulay abo naman ang kulay ng mga mata. Nakangiti to lagi sa itsura pa lang, parang babaero to.
Tapos may isa pang kulay berdeng mga mata, si Kuya Acer. Napatulala pa ako sa ganda ng kanyang labit, ang seryoso niya na lalong gumwapo. Congrats bro, may magpapasakit na sa bunbunan mo. Asar ni Kuya Damian kay Cody. Kinagat ko naman ang aking labi. Nahihiya pa ako sa mga kaibigan ng fiancé ko. Shit, nandito si Levi. Natatawang sad naman ni Damian. Napalingon naman ako sa sinasabi nilang Levi. Nalalaki naman ang mga mata ko. Ang Levi na anak ni Tito Apollo Sylvester. Kilala ko ni Levi at syempre, kilalang kilala ko siya. I'm sorry, I'm late. Nakangising sad ni Levi at sabay tingin sa akin. Pinanlakihan ko naman ito ng mata, pero tinasan niya lang ako ng kilit sabay ngumisito. Guys, let's eat na. Sigaw naman ni Kuya Casper. Mahigpit namang hinawakan ni Kuding aking kamay. Napapansin ko rin na wala silang mga babaeng dala. Magpinsan pala kayo ni Abel Montana? Tanong ni Kuya Damian sa akin. Numiti naman ako. Yes po. Napasulyap naman ako kay Levi na panahingiti nito. Ah, nakakamiss kumain ng tinolang manok bro. Nakangising saad naman ni Levi. Nalalaki na naman ang mga mata ko. Sumulyap naman si Cody sa akin. Bakit? Kinakabahang saad ko. Bakit nagkakalat ang tinolang manok mo? Aniya na parang galito. Malay ko, nagmaang-maangan na sagot ko. Napatingin naman kaming lahat kay Levi na humahalakak to. Yumuko naman ako, nakakabwisit talaga si Levi. Si Toby Warren Sylvester ang dapat i-fix marriage talaga sa akin. Ang alam ko, tinanggihan ito ng babaeng nagangalang Charis Mendez kaya nagplano sila dadit Tito Apollo na ako ipapakasal dito pero ayoko rin kay Levi. Bukod sa babaero to, muntik na may mangyari sa amin noon. Uuwi na kami, may pasok pa si Allison bukas. Seryosong sad ni Cody na ikinangangako naman. Wala naman akong pa. Naputol naman ang dapat kong sasabihin dahil sa pagsigaw ni Cody. Magpaiwan ka dito. Umalingaw-ngaw naman ang halakak ni Levi. Congrats. Thank you. Tuwang-tuwa naman ang sad ko. Kasal na kami ni Cody. Yes, sobrang saya ko na hindi ko may paliwanag. Lumapit naman ang asawa ko at tinakbayan ako. Asawa na kita, kaya layuan mo ng Michael na yun. Aniya na pinisil pa ang aking bewang. Kaibigan ko lang si Michael. Nainis na sad ko naman. Kaibigan, eh bakit may patinolang manok pa siyang nalalaman? Nalalaki naman ang mga mata ko. Akala ko tapos na to. Hinampas ko to sa balikat. Nakakainis ka talaga, Cody. Kung ano-ano naman ang iniisip mo. Tinasa niya lang ako ng kilay. Buti na lang tinawag na kami ng parents namin. Nandito din ang mga kaibigan ng asawa ko. On the next day, graduation na namin. After ng kasal namin, sa mansyon muna kami tumuloy. May inihandang salo-salo sa mansyon namin. Allison, ang sinasabi ko sa'yo, dapat pagsisilbihan mong iyong asawa, magluluto, maglalaba, maglilinis at iahanda mga damit niya kapag papasok siya sa trabaho. Mahabang litanya ni Mommy. Napangibit naman ako. Ma'am, hindi na ako magtatrabaho? Mahinang tanong ko rito. Inakbayan naman ako ni Cody. No need, baby. Bulo niya sabay halik sa aking bato. Oh, Cody, umalis na kayo. Naghihintay ng chopper. Nakangiting saad ni Daddy President. Nakakulot naman ang noko. Chopper, saan kami pupunta? It's our honeymoon. Pupunta tayo sa biniling isla ni Daddy. Sana ang asawa ko at hinila na ako palabas ng mansyon. Gosh, totoong may asawa na talaga ako. Imagine yung binabasa ko sa aklat na mag-honeymoon, mangyayari na rin sa akin, as in tayong dalawa lang sa island. Tanong ko kay Cody, gusto mo isama na rin ang parents natin? Nakataas kilay na saad ni Cody. Nagtatanong lang ako eh. E di isama mo, pagtataray ko naman. Isip bata, may hinang saad niya. Hindi ko na to inimikan hanggang nakasakay na kami sa chopper. Tatlong araw lang tayo sa isla, babalik muna ako sa US at may aasikasuhin lang ako. Aniya na nakayakap ito sa akin. Napatingin naman ako sa aking asawa. Saan ako titira? Sa mansyon muna. Ang bahay natin inaayos pa ni Mommy. Marami pang kulang na mga gamit sa kusina. Basta 3 days lang ha, pero pwede naman sa kodo mo na lang ako. Mahinang sad ko naman. Hindi pwede, wala kang kasama at mas gusto ko sa mansion ka at panatag ang loob ko. Napanguso naman ako, lahat si Cody na talaga magdidesisyon. After 55 minutes, nakarating kami sa napakagandang isla. Sobrang puti ng buhangin na talaga namang mamamangha ka sa ganda ng paligid. Like it? Tanong ng asawa ko. Super, tuwang-tuwang sagot ko naman. Pagkababa namin ng chopper, agad na umalis to. Let's go. Ani ang hinila ko papunta sa ancestral house. Kahit sa loob ng bahay, super ganda din ito.
Mamaya mamamalengke tayo. Bibili lang tayo ng grocery. Really? May palengke dito? Excited tuloy akong pumunta sa palengke. Bakit? May pagkakaiba ba sa palengke dito at sa Manila? Nanguuyam na tanong sa akin ni Cody. Malay mo, pagtataray ko dito. Pumunta muna kami sa aming silid at nagpalit ng damit. Napatingin naman ako sa bandang kanang dibdib ni Cody. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng kanyang tattoo. Meron din itong tattoo malapit sa kanyang pusod. Napabuga naman ako ng hangin. Bakit super hot ng asawa ko? Humihitik din ang abs niya. Gusto mo ba na umpisahan na natin ang ating honeymoon? Nakangising tanong niya. Pagod ako, Cody. Dali-dali naman ako nagbihis at iniwan to. Maya-maya lang, lumabas na to. Nakasando lang at walking short lang to. Kahit nakachinelas to, super gwapo pa rin ang koreanon to. Let's go. Ano yan nakatitig pa to sa akin? Nakashort lang ako at nakasleeveless at pinaresa ng Skechers na puti. Labas na naman na singit mo, Allison. Palengke yung pupuntahan natin at maraming lalaki dun. Inis na hinampas ko to. Hindi naman ako bubukaka dun. Napabuntong hininga naman to. Alam niya na hindi pa rin to mananalo sa akin pagdating sa mga sinusuot ko. Pagdating namin sa palengke, mahigpit naman ang pagkakahawak ni Cody sa aking kamay. Halos lahat nakatingin sa asawa ko. Anak ni President C. Tili na saad ng bakla. Oo nga bakla, ang gwapo niya sobra. Kinurot ko naman ang tagiliran ni Cody. Shit, masakit Allison. Mahinang sad niya na masamang tingin sa akin. Hindi ba delikado ka rito? Anak ka na presidente, baka may gagawa ng kalokohan sa'yo. Kilala ko dito at mababait ang mga tao dito sa isla. Kampanting saad niya. Pumunta muna kami sa tindahan ng gulay at karne. Walang mall ba dito? Mahinang tanong ko kay Cody. Malayo pa dito at maganda naman dito dahil sariwang mga gulay at prutas. Nakapunta ka na dito? Kunot noong tanong ko rito. Yeah, kasama sila Levi at Drake. Nakabuntot naman ako sa likuran niya habang namimili naman ito ng prutas. Punta muna tayo ng grocery, bumili ka na rin ng mga kailangan mo. Okay, tamad na sagot ko. Hinatid muna namin ang aming pinamili bago kami pumunta sa grocery store. Nakatingin lang ako kay Cody habang dampot ng kung ano-ano. Kinahayaan ko lang to habang nakasunod lang ako sa kanyang likuran. Nasa counter na kami at nagbabayad na si Cody. Bili mo ko niyan. Turo ko kay Cody sa isang maliit na supot na kulay pink. Tumigil ka. Galit na sad niya sa akin. Napanguso naman ako. Gustong gusto ko talaga ng candied strawberry yung flavor. Bakit ayaw mo kong ibili? Candy lang naman. Galit na sad ko na parang iiyak na ako. Kinagat-kagat ko pa ang aking ibabang labi. Hindi nga candy yan, mamumula-mula na saad niya. Narinig ko naman na naghahagiki ka ng mga tindera. Kainis ka, Cody. Kapag hindi mo ko binili niyan, lalayasan na kita. Inis na saad ko rito. Talagang aalis ako. Napanganga naman itong nakatingin sa akin. Hindi talaga ako nagbibiro. Lalayasan ko talaga siya. Oo na, kumuha ka na. Galit na saad niya. Ala pa ng ngiti ko na nagdampot ng 5 piraso. Favorite ko talaga ang strawberry. Nakangiting sad ko na namamangha pa. Miss, itong 5 piraso, nakangiting binigay ko to sa tendera para ibalot to. Napapikit naman ang asawa ko at panay ang hilot sa kanyang sentido. Bayaran mo na, nakangiting sad ko. Agad naman niyang binayaran at tinila ko palabas ng grocery. Ang pinamili niyang grocery, inihatid na to ng packer. Hindi ka ba titigil sa kalokohan mo? Galit na sad ng asawa ko. Daig mo pa mga anak ni Dex sa sobrang kakulitan. Kaya hindi lang hiningi ko ah. Kapag ikaw gusto mo ng lovemaking, binibigay ko naman sa'yo. Pagtataray na saad ko dito. Allison naman, kahit konti lang, maging matured ka naman. Inirapan ko na lang to tinayaan na nagsisermon. Agad ko naman itong binuksan at sinubo. Nalaki ang mga mata ni Cody na nakatingin sa akin. Ay, bakit ang kunat at ang dulas? Ngumunguyang ang saad ko na parang ninanamnam ko pa to. Putang na, hindi mo binasa nakasulat. Kondom yan, Ali. Galit na sigaw niya sa akin. Nakanganga naman akong nakatingin sa asawa ko. Alam mo ba kung saan ginagamit yan? Sigaw niya kahit ang kanyang leg ay sobrang pula na. Saan ako anda mo? Mahinang sad ko. Shit, be ready later. Tatanggalin kong kainosentehan mo.